para bigyan ng twist ang pagluluto mo, Chef Elite, mayroon tayong secret na sangkap. Madalas itong isinasahog sa lumpia. Pero ano kayang dasa kung together itong ihahalo sa iluluto mong okoy? Challenge accepted ba, Chef? Ayan ka na naman, Mikey. Ano ba yung nandiyan sa loob na yan? Challenge nga kaya mo yan! Ano yun? Toge! Toge! Okay. Pero dahil ito ang mystery ingredient. Kaya ba yan? Sige, isasama natin yan. So ito yung mga ingredients, mga kapitbahay. Meron tayong grated carrots, grated kalabasa, cornstarch, ibe, or dried shrimp, onion, white onion yung gagamitin natin para hindi masyadong matapang yung lasa mamaya sa okoy. All-purpose flour. Green onion, salt, and pepper. So, di ba, napakadali lang. At saka hindi pwede mawala ang secret ingredient ni Mikey na toge. Natatawa siya kasi wala talagang toge ang okoy. Feeling ko mas makapasarap pa. At saka feeling ko mas crunchy. So, eto, mix lang natin dito sa bowl. Carrots. Actually, pwede kayong gumamit sa iba't ibang gulay, di ba? Oh, actually, na-curious ako na meron palang ano, kalabasa. Yes, kalabasa. Pampadami. Meron tayo ditong hibe. Naglalagay ka ba ng hibe sa okoy? Hindi ata kompleto ang okoy pag wala yan. Oo, masarap may hibe. Green onions, lagay na natin. Ang ganda ng color. Lalagyan din natin ng onion. Gusto yung maglagay ng bawang, mga kapitbahay, pwede naman. Pwede din. Yes, and then meron tayo ditong pepper, and then salt. Season lang. Wait lang, may nalimutan ako. Yung toge! Yan! Sama natin ang toge. Ano mystery ingredient natin? So, ayan. Then, lalagay natin yung binding ingredient natin na cornstarch and harina. Diba, actually, pwede ka maglagay ng itlog to bind it. Okay. Yes. And then, maglalagay din tayo ng all-purpose flour. So, may cornstarch na, meron na ding all-purpose flour. So, maglalagay lang tayo ng konting oil para hindi masyado dry na dry ang ating okoy. So, isa-shape lang natin tong mga gulay natin at mga hibe or yung mixture natin into a pancake. Parang pancake style. And then, saka natin siya isa-shallow fry. Sabihin na shallow fry, hindi deep fry, hindi pan fry. May konting mantika lang dito sa atin. So, ayan, flip na natin. Ooh! Ayan! Wow. Actually, perfect yung ano, perfect to. Yung size niya, yung toge. Para gumagana yung toge, no? Oh. And pansin nyo, di ba, hindi tayo naglagay ng egg. Mm. Kasi gusto nga natin maging crispy talaga yung... Nakakabawas sa crispy yung yes, itlog. Kasi di ba, pag mga egg, di ba ikaw pastry chef, pag egg talaga, more into it will be cakey. Moist. Moist, cakey. Ano siya, nagbibigay siya ng moist. So ayan mga kapitbahay, tignan nyo ang ganda ng color, no? Ito na ang ating fried okoy. O habang nagluluto ka, chef, parang pwede na natin hanapin yung nagtatagong tanong. Mayroon po kaming nagtatagong tanong dito, Ate Nadine. Pag nasagot ng mga kapitbahay yung nagtatagong tanong, mananalo sila ng 5,000 pesos! Wow. At about sa kwentuhan natin, yung oh, about sa inyo, yung okay, nagtatagong okay tanong. So, somewhere here sa kitchen ninyo, nagtatago yung tanong, ayan, literal. So, tulungan nyo kung hanapin natin. Fili ko nandito sa book. Hanapin nyo na yan, magluluto muna ako dito. Hindi nyo ba tinago dito yung tanong? Ano ba yung tanong? Ano ba yung... Hanapin natin, maliit siyang papel. Basta yung sa camera. Ako ba magbabasa? Oo. Ang ating nagtatagong tanong ay... Kailangan sagot nila to. Yes. Para manalo sila ng 5,000 pesos. Yes. Pwede sumali. Hindi pwede. Alam mo yung sagot. Hindi pwede. Okay na. Sige na. Okay lang. Okay, okay. Ang ating nagtatagong tanong ay... Anong pampalasa ang ikinumpara ni Nadine sa kanyang asawa na si Arboy? Kung gusto niyong manalo ng 5,000 pesos, mga kapitbahay, sagutin niyo lang yung ating nagtatagong tanong sa ating Facebook page, Lutong Bahay Recipes of Success. Good luck! Good luck, everybody! Gusto niyo sila bigyan ng clue? Wag na, madali lang yun eh, no? Kayang-kaya na nila yun. Kaya dapat panoorin nila from the start. Tama! Para lang nila yung sagot. Sayang yung 5,000.